Yo mga idol, ngayon nga ipag-uusapan natin yung mga rivalries ng bawat henerasyon. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na, dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. And please like and follow our Facebook page mga idol. Ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. So game! So nasaksihan naman nating lahat kung gaano kaangas yung rivalry nitong si Naruto at Sasuke. Pero bago pa nabuo yung rivalry nila ay meron pa ngang mga nauna. Kumbaga sila Naruto at Sasuke ay ang tinatawag na reincarnation ng mga ninuno nila. So ano ba yung reincarnation? Bali ito nga ay yung proseso na kung saan yung chakra at kaluluwa ng namatay ay napupunta or muling nabubuhay sa panibagong katawan or new living vessel. So nagsimula nga yung rivalry na yan sa dalawang anak ng Sage of Six Paths na si Hagoromo, which are itong si Indra at Ashura. Bali noong namatay sila ay nagpatuloy ngang ma-reincarnate yung rivalry or legacy nila sa kanilang mga descendants. Bali itong si Indra at Ashura nga ay unang muling nabuhay sa katawan ni Madara at Hashirama. And after mamatay ni Madara at Hashirama ay muli na namang nabuhay si Ashura at Indra sa katawan naman ni Naruto at Sasuke. And para sa akin, after ni Naruto at Sasuke ay si Boruto at Kawaki ang magpapatuloy ng rivalry na yan, para sa akin lang naman. Bali ang Uchiha clan ay descendant ni Indra. And yung Senju at Uzumaki naman ay descendant ni Ashura. Anyway, ang pagkakaintindi ko pala sa descendant ay yun yung parang bloodline kung tawagin. So kilalanin na natin sila. Unahin na nga natin itong si Indra at Ashura. Bali syempre sa bawat rivalry ay madalas merong good side at bad side. And sa rivalry nga na to, si Indra ang masama at si Ashura naman ang mabuti. Bali nagsimula ngang maging masama itong si Indra dahil mas pinili nga ng tatay niya si Ashura na maging successor ng kapangyarihan nila. So hindi matanggap ni Indra yon dahil confident nga si Indra that time na siya yung pipiliin ng kanyang tatay. Kaya doon na nga nagkaroon ng conflict sa pagitan ni Indra at Ashura. In fact, pinatay pa nga ni Indra yung dalawang malapit niyang kaibigan para ma-awake yung Mangekyo Sharingan niya. And after noon, ginamit niya yung kapangyarihan ng mga mata niya para wasakin yung bayan nila. Pero nandyan nga si Ashura para pigilan siya. Kumbaga, balak ni Indra mang wasak and poprotektahan at pipigilan naman ito ni Ashura. Same scenario na mangyayari sa next reincarnation nila, which are itong rivalry naman ni Madara at Hashirama. So gaya ng kay Indra at Ashura, una maganda ang samahan ng dalawang to. Hanggang sa nalaman nilang mortal na magkaaway pala yung clan kung saan sila kabilang. So doon na nagsimula yung conflict sa pagitan nila. Pero after ng sobrang daming labanan ay napagdesisyonan nga nila na magkasundo at bumuo ng isang bayan. Bali naging maganda ulit yung samahan nila ng panandalian. Pero nagkaroon nga ulit ng conflict sa pagitan nila dahil mas pinili nga ng karamihan na mamuno si Hashirama sa ginawa nilang bayan or piniling maging Hokage. Kaya hindi matanggap ni Madara yon. Though wala namang paki si Hashirama sa pagiging Hokage. In fact, mas gusto niya pa nga na maging Hokage si Madara at maging assistant lang siya nito. So ganun ka solid si Hashirama. Same sa nangyari kay Indra at Ashura. Walang paki si Ashura kung si Indra ang magiging successor ng kapangyarihan nila. So dahil nga sa nangyaring iyon ay tinangka ni Madara na wasakin ang Konoha. Pero syempre, nandyan si Hashirama para pigilan siya. So gaya din ng sinabi ko kanina, parehas ng senaryo. Dito si Madara naman ang balak mangwasak and poprotektahan at pipigilan naman siya ni Hashirama. And last, itong kay Naruto at Sasuke. So una pa lang silang magkita ay meron na agad na buong rivalry sa pagitan nila. Bali naging malala lang noong na-realize na ni Sasuke na naiiwan na siya sa lakas ni Naruto. Kaya sumama nga siya kay Orochimaru para na din magkaroon ng lakas na magbibigay justisya sa ginawa ng kuya niyang si Itachi. And mas lumala pa nga after niya malaman yung buong katotohanan
tungkol sa ginawang sakripisyo ni Itachi. Pero iba nga yung dating nito kay Sasuke, kaya nagalit siya sa elders ng Konoha at napagdesisyonan na wasakin din ito. So dito na naman papasok yung senaryo na sinimulan ni Indra at Ashura. So may time nga na gustong wasakin ni Sasuke yung Konoha, pero binalaan nga siya ni Naruto na pipigilan nga siya nito kahit anong mangyari. And later, yung pinakadahilan talaga nung huling laban nila ay ang pwesto sa pagiging Hokage. Pero magkaiba nga sila ng way para i-handle yung Konoha. And sa ngayon nga, para sa akin, ang magpapatuloy ng rivalry na yan ay itong si Boruto at Kawakina. So gagawan ko na lang yan ng separate video. So overall nga, yung palaging nananalo ay syempre yung good side. And may nakita din tayong some similarities nila Naruto at Sasuke, Hashirama at Madara, kina Ashura at Indra. So tulad ni Indra, yung mga descendant niya nga ay meron ding Susanoo at mga Mangekyo Sharingan. Hindi lang Mangekyo kundi Eternal. At tulad kay Ashura ay makikita natin yung parang wood release niya na gaya sa kanyang descendant na si Hashirama. And yung parang kamay naman ng Kyuubi kay Naruto. At yung isa sa pinakamalakas na atake ni Naruto at Sasuke, kay Sasuke nga ay yung Indra's Arrow at yung kay Naruto naman ay yung Ashura Mode. And yung mga signature nila, pero hindi siya totally Chidori or Rasengan dahil wala silang binanggit kung anong tawag dyan, pero kung titignan natin ay mukhang Chidori at Rasengan nga. So bukod sa mga rivalries na yan ay meron pa nga akong hindi nabanggit. So abangan nyo na lang yung top 10 rivalries topic na i-upload ko sa mga susunod na araw. Diyan na nga nagtatapos ang topic natin tungkol sa mga rivalries ng bawat henerasyon. So kung sa tingin mo may mali or may kulang sa mga sinabi ko ay i-comment mo na lang yun sa baba at pag-uusapan nating lahat yan. And kung nagustuhan mo naman itong ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like at mag-subscribe ka na din para lagi kang updated sa mga bago nating upload. So salamat mga idol.